sa tuwang mensahe pagkikan sa tulong sa Diyos. 1 John chapter 2, so kung natubasa sa 26 na to sa 29. Okay, ang Bible, ako basahan sa verse 26 to bago mo sa verse number 27. Iwan siya, isulatan ko kamo mahitungod ni atong buod o pahisalaag ka ninyo. Verse 27. Apan, ihitugan ka mo ni Kristo sa iyang Espiritu. Samtang ang Espiritu sali ko niya pagka dilit maunawan matupag kaniya ini sa iyo niya pag-abot verse 29. Let us pray. Heavenly Father, Elohim, Adonai, O Yahweh, thank you so much, Father, for another opportunity, another privilege that we are able, Father, to worship you, Lord, and Spirit and throne. Bless us, Father, as we go on. Holy Spirit, anoint us. In Jesus' name, I pray. Amen. Nikod ang mga isa, isputa na ito karoon kining paimanglok ni Jan. Paimanglok ni Jan. Patuloy si Jan. Siya ang gitawag og silent nga namatay. Sa tanan nga mga apostol, ingon si Christ, na usa ninyo na ay dili magatagamtan kamatayon. So, kung imong tan-aon ang tanan mga apostol na ay record nga namatay sila, pero usa ra ang wala yung record nga namatay, kini si John de Villa. O kini si John de Villa, pauni ang pinakasuod, pinakasuod nga apostol ni Kristo. Muna na dito sa iyahan, itaas ang pagsulat about sa gugma sa Dios. 1 John, 2 John, 3 John, Revelation, o the Gospel of John, lima ka books na iyang nasulat. O kinay mga libro ha, except sa book of Revelation, na isip mahitungod sa gugma. Amen? So, nering ka, kapag mixon, ang mensahe ni John, specific ka ayo sa mga luwas. Sa mga luwas. Kung ito turn out in verse 18, makita na ito, nagsulti siya na doon ay mga anti-Christ. Amen? Nagkaroon kayo mga anti-Christ doon. Maglisod na ka, kisa magiging dapat ka ni Kristo. Puro ka mga Kristo, puro mga anti-Christ mo. Diba? Now, munang iyang warning, narinig ka magbago ni Kristo at itong isbuntan, kanang rason na nung kita dili mahilan. Rason na nita mahilan kay amin ninyo, kung yun ang tanawang ang word na deceiving or deceiver, pwede naghanan na sa Bible. Nagagay yung mangingilan ron. Amen? O pinama na, kining kalibutan, di ikaw ang tablan at ang balaan. Katong ingon sa Bible, bitaw na pagkabanaw sa mga Old Testament saints, kinala sa Holy City, human na ito, dilima ito din sa kalibutan. Kaya wala may Holy City din eh. Ang earth doon ay 195 ka mga nasod, then kanang ka mga nasod, huwag mong lahat doon na. Hindi mong tanahon, pag itago din mo ang Holy City, hindi ka na tablan ng Holy City. Kaya ang qualification sa Holy City, wala yung palahubo. Wala yung babae, nagbaligyan siya mo nun. Wala yung nagbibig. Gusti ka ni Bia, isang pinaka nila. Tanaw na ito, di ba na pagbalik ni mo, mga muti ka. Huwag yung masagot, dili magkablagan nila sa kalimutan ang Holy City, kundi nila rito ni sa Ibe. Na kita pa na nasim, kita pang naluwas ba? Kikining luwas po ni Soon, dili ang luwas makulog sa iyang buha. Ang buha, dili magkaluwas, pero ang buha, pupatayag, unsay na sa imo ang pagkatao. Ito si Christ Matthew 7, 15 to 17 nga, ang kahit kulong nga wala
sige na patay po na daw, magsugod ang daon tayo sa sabi, magsugod si subo. Na mapadayan daw ng unsag ha, this, ang buhat na yung magkaluwas, pero ang buhat na patay yung nagluwas ka. Si Pastor Jason. So, kung makita ko rin mong sumba na nagubububog ko, matuwa ko pala ka lang kung anuwas ko. Siya na, piringin ko po ito, Pastor. So, mali lang sir, magkatlagay ko rin mong sumba na hindi, nalilag ko sir, matuwa ko pala ka lang kung sumba na, isa po, wala ko na, puro, matuwa ko sa nilinagin, Pastor. Ano ba na, ang kinabuhi ko sa tao, mga iso, dito lang.
ay motobo sa iyang gribali. Maluwas ka itong parot, no? Panarigo sa Bible na ang parot magkatog lagi. Okay, nag-iisuot mo ba? Blessing in disguise kayo nga sa katagad sa mga hayop kita mo'y itagaan sa Ginoo priority. Una ang reason na nga, una ang may mga sila at natulit na magpahilan. Kaya naman, iata sa last days. No? Last days. So, marami dyan, tagagay magpahilan. Ano eh? Oh. Unang bilang is, may sense of awareness. Aware pa ka. Sa iyong Christian life, pero aware pa ka ni ining mga palibod na to na giniputan ta sa mga pagkano o sa mga unbelievers ng mga tao. Aware pa ka. Ano man? Sila sa una, aware. Verse number 7. Sa Espiritu. Ano yung susunod na tapos tinukol?
nagsulti sa ako. Tingnan pa niya nga, Pastor, buon lang ako si Pastor. Kung ano man na, eh, brad, siya nga, masigil mo buka ko si Mawali. Hindi ko nga pinili, ay lang po. Basta na magandun mo. Di na ko kaya, Pastor, pa. Di daw yung ko kaya, kaya ba, di ka susilipin sa kasigarilyo. Si Cristo.
si Charlie Wilhelm, nakita ang mga anak si Gilma, wala huwag na sa iya. Amen? Di siya gusto ba na wala huwag na sa ito ang Ginoo? Diba? Ginoo ba niya ang ito ang isilbihan? Amen? We are serving the Lord with, what's up na? Humility of mind. Muna sila, nabuto na ito. Tingon pa niya, di na kong pag-ayong pasto. Okay? O ang sakit, mangit kay pasto. Di mangit ako kaya pasto ang puntalikot o sa sigarilyo. Na nag-atungan ako nito sa lakin ko nung grupo. Pagkakan ako sa Father John John, yun siya nakawala pa ako. Pero nabisor, kung ikaw ang Christian ay tinuhol ka na luwas, madapat ka. Amen? Let us pray. Very Father, salamat si mong puno. Nakatag na mo Ginoo, ikaw Ginoo, kahibalo, mungun sa amin si mga tubangan karo. Salamat sa mga Espiritu Santo na naasam kasi-kasi. Na mungun sa may imong itulo na mo, Lord, na wato na mo, kaya mong learn ng Ginoo. Mientras sa Diyos na nagturo, mis kalibutan, at kinakalabi Ginoo sa iya sa mga Espiritu Santo, sa imong puno Ginoo, na mo'y mo, tulo ka na mo, Lord, kami mo mature Ginoo. Sama ni Kristo kay mo ang pinalagay na nagamahal. Salamat sa kaluwasan mo, Lord. Ikaw mag-bless ka na mong tibukan. Laudalay ko ka sa kanan ni Jesus. Amen.